Ayan. Napakatulin ha. Napaka-smooth. Ayun, good morning mga Choy. So, dumating na yung pizza ni Garfield sa MIUI natin. Ito, galing pa to ng Davao sa Digo City kay Boss Simon. Ito yung Facebook page ni Boss. Ayan, Volt 1. So, pizza lang to ni Garfield. Ito, update nga pala kay King Bob. Ayan, wala pang bagong pizza. So, walang monoshock. Hindi pa tayo nakabili. So, si Garfield muna yung binilan ko ng pizza mga Choy kasi kailangan niya na ng maintenance. Kaya ito, binilan ko na siya ng RS8. So ayan, meron siyang clutch bell. Ayan, clutch spring, RS8 din. And then, dito. Oops. So meron siyang center spring. Yung brand is, CRP. So made in Taiwan pa rin. Ayan. So same lang sila ng RS8, made in Taiwan. Ayan, 1000 RPM. And then, ito, pulley set to. Straight RS8 sana tong brand na tong gagamitin natin mga Choy, pero wala kasi siyang available na 1000 RPM na RS8 na center spring, kaya ito na yung kinuha ko. Ayan, CRP. Pero same lang naman na made in Taiwan. Ayan. So goods pa rin to mga Choy. Sa pagkakalam ko mas mahal to ng konti kumpara sa RS8. Konti lang naman yung diferensya nila. Medyo nahirapan ako sa kalisod. So ito na mga Choy. Ayan, daming sticker. Check muna natin. Ito, daming sticker eh, boss. Ayan, Volt 1. So, ito, share natin to sa iba mga Choy. So, ipamimigay din natin to sa makakita sa akin. Hingi lang kayo ng sticker ko. Then, bigyan ko rin kayo ng sticker ni boss. Itong Volt 1. Ayan, 3M pa yung brand. Ito, pagaganda. Then, ito pang isang version. Ito yung logo niya sa Facebook page nila. Dami. Maraming salamat, boss. Ayan. So, ito na yung pulley set natin. So, ito pa pala yung bula natin. 11 grams. 11 grams yung tatlo. Then, 9 grams. Itong tatlo. Ayan. So, ito yun yung pulley natin. Napakaganda. Dual angle nga pala ito mga Choy. Ayan. Dual angle. Then, ito yung version 4.2. So, ito yung drive base. Hindi siya kabigatan. Napakaganda ng finish. So, ito siya. Ito yung kanyang texture. Hindi pa ko gano'ng expert sa matik mga Choy, kaya kinakabisa ko muna. Pinag-aralan ko muna. Pinipilit kong pag-aralan. Ayan, napakaganda. So, ito siya mga Choy. So, ang napansin ko dito, magkaiba yung kanyang rampa. Yung isa, medyo hindi gano'ng kalalim. Then, itong isa is medyo sagad. Ayan. Ito ata yung tinatawag nila na high and low. So, pasensya na kayo mga Choy. Di pa ako gano'ng kabisado dito sa pangmatic. Ayan, pero pinipilit ko yung sarili ko na pag-aralan. So, clutch spring natin, 1000 RPM din. Same dito sa center spring natin, 1000 RPM. Then, ito, clutch bell ni Garfield, napaka-goods. So, napansin ko si Lalim is groove type na siya mga Choy. Meron siyang groove. Hindi nga lang kita. So, ayan. Mamaya tingnan natin. So, si Boss Simon nga pala mga Choy. Siya yung may-ari nitong Volt 1 na Facebook page. Ito yung shop nila. And then, meron din siyang shop sa Shopee. Ito. Simon Tan Racing Specs. Isa siya sa mga legit seller itong RS8 dito sa Pinas. Ayan, kaya super trusted. Napakabilis kausap ni boss. Napakabilis din mag-ship. Actually, meron pa tong kasama fuel filter na Pittsbike yung brand. Pero naikabit na natin kay Garfield. So, ito nga pala si Garfield mga Choy. Bagong repent. Last content lang natin na i-upload yung repent fairings ni Garfield mga Choy. Ito. Hindi ko sana palitan yung ganito ni Garfield mga Choy. Kasi nga pang daily use lang. So, stock lang dapat. Pero wala eh. Makati yung kamay natin. Kaya napa-order ng biglaan. Pero maintenance din kasi ito ng mga matik mga Choy, kaya kailangan din siya palitan. Kasi yung ganito ni Garfield meron ng tama dito. May kanal na dito, malalim na. Kaya yung belt din na sumasagad dito sa taas. So kailangan talaga palitan. Then yung bula ni Garfield is meron na ding tama dito na pudpud. At isa pa sa mga dahilan mga Choy, last week habang nasa biyahe ako, biglang kumalas yung pulley ni Garfield, yung ganito. Natanggal yung pinakalak niya dito. So ayun, kumalas yung buong pulley niya, natanggal. Kala ko sumabog na yung CVT niya. So nasira yung ganito niya mga Joy, yung kanyang parang fan para sa hangin. Tumama dun sa cranger ng Kickstarter natin.
So ayun, maraming salamat ulit kay Boss Simon. Dumating na yung pizza na pinadala mo, boss, na kumplito at marami pang pasobra. Ayan. So napakaganda ng mga pizza, napaka-good. So ayun, kapit na natin. Goods pa naman yung belt natin. Ayan, bago pa to. So ito mga Joy, goods pa tong stock natin. Ayan, hindi pa tumaluwag tong kanyang ano, parang rubber nya. Pero itong ang drive piece natin is malalim yung kanal. Ayan o. Ayan. So palitan na siya talaga. So yung belt is hanggang dito na lang. Dito sa kanyang kanal. So hanggang dito lang yung belt. Di na siya umangat dito sa taas. Ayan yung bula natin. Stock pa to ng bula. Ah, napalitan naman ata to ng bula. Pero stock na grams lang. Ayan, meron ng kanto. Ayan. And then yung lagayan ng bula. Ito. Ito yung tsura nya. So yun, palitan na natin. So ito yung stock bill natin. Ito yung tsura nya. Ayan. Mukhang goods pa naman. Pero palitan lang natin kasi meron naman tayong bago eh. Then yung lining natin ito. Ayan. So medyo makapal pa. Medyo goods pa yung torque drive natin pero ito na lang yung palitan natin soon mga Choy. Order ulit ako kay Boss Simon. So ito, palitan natin to ng torque drive tsaka itong clutch lining. So RSS pa rin yung ipalit natin dito soon. Ayan, natanggal na. So, stock center spring 800 RPM to mga Choy kapag stock. Ayan, sobrang lambot na. Ayan. Walang katigas-tigas. So, ito matigas. So mas mahaba siya mga Choy. Ayan. Iwan ko kung tama ba itong nabili natin. Pero nakita ko sa mga ibang nagbablog, ganito din yung spring na gamit nila. Mas mataas talaga yung 1000 RPM kisa dito sa stock. So same lang sila na 5 round mga Choy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So same lang sila, mas mahaba nga lang to. So ito yung clutch spring natin. Ayan, 1000 RPM. So yan, all good sa yung clutch spring. Medyo mahirap siya ikabit mga Choy. So kailangan mayroon kayong kasama. Kagahawak. Ayan, goods na. Ayan, goods na yun mga Choy. Ay,
Kaya pala matigas, ito pala yung hinawakan ko. So ito mga Joy, matigas na. Ayan. So di nakatulad kanina na sobrang lambot. Then ngayon, iliha muna natin to mga Joy para magaspang siya. So iliha lang natin tong ano niya, lining. Ayan. Yan yung pinagkaiba nila sa stock. So medyo magaan siya ng konti mga Choy. Mas magaan. Then groove type siya. Meron siyang groove. Ayan, napaka goods. So sa pagkakalam ko itong groove is ano din to, anti-dragging. Napakaganda. Goods na yung bill natin. Dito naman tayo sa pulley. So, dual ramp nga pala ito mga Choy. Ayan. So, ito yung high. So, medyo makapal yung natira dito. So, ang low. Ayan. So, medyo sagad yung kanyang ramp. Rampa. So, ngayon, dalawa yung timbang ng ano natin, bula. So, ito, 9 grams. Itong 9 grams, ilagay natin dito sa low. So ito yung 11 grams natin. Ayan. So ilagay natin to sa high. Ayan. So ayan, kabitan natin. Okay. Inipit mo ko. So di muna namin lagyan ng washer mga Choy kasi iba kasi yung itsura nito. Ayan, para siyang para siyang merong built-in na washer. Ito yung stock. So yung stock is plain lang, pantay lang siya dito. Di katulad itong bago is meron siyang naka built-in na washer. So bali yan yung magiging washer niya. So, try muna natin. So yun mga Joy, kita nyo naman na napakaganda ng, maganda yung ikot ng belt, hindi siya mapagpag, hindi katulad ganina nung stock pa, hindi pa siya napalitan, is super pagpag talaga. Then ramdam mo talaga kapag nagmamaniho ka na nagbabibrate yung dito banda dahil sa sobrang pagpag ng belt. So ngayon, kita nyo naman na napakatuloy na ng ikot, so start natin ulit. Ayan, napakatuloy na, napaka-smooth. Yun, napaka-smooth. Sobrang smooth na. Ito, napaka-goods na ng belt natin.
So ayun, titesting natin mga Choy. So ayun, napansin ko kagad na kailangan siya ng more RPM bago siya tumakbo. Dahil yan sa ano natin, sa spring na 1000 RPM. Ayan. So palagay ko nito is medyo ano to, matakaw to sa gas. So pansinin nyo, so kapag kunting pihit lang yan. So hindi siya natakbo. Ayan, hindi siya tatakbo. Pero kapag isagad natin ng konti, ayun. So ayun, testing namin dun sa highway mga Choy. So buksan namin ulit mga Choy, kasi masyadong ano siya, mataas yung RPM. High RPM siya. So matakaw to sa gas yung ganitong setup. So try namin ibalik yung ano. So ibalik namin tong stock na clutch spring. So ayun, try natin. Ito yung resulta ng lining natin mga Choy. Ayan. So kita natin na kumagat yung groove ng bill natin. May linya. Ayan. So yun na mga Choy. Binago lang natin yung clutch spring. Binalik natin yung stock kasi masyadong high RPM yung motor natin. So medyo matakaw yun sa gas for sure. So yun, all goods na. Testing natin ulit. So mukhang mas okay na siya ngayon mga Choy, na stuck yung spring na gamit natin sa ating clutch lining. Yan, hindi na masyadong mahaba yung RPM nya. So ngayon mas maganda. Mga kalahati din yung nabawas sa kanyang RPM. Yun. So para sa akin mas maganda to ngayon mga Choy. May kagat na siya kaagad. Kumbaga tatakbo na kaagad yung makina natin. Ayan, konting piga lang. Kanina kasi kailangan natin pigain ng medyo mataas bago siya arangkada. Ayan. So test drive natin. Ayan mga Choy, D5 na tayo. So inobserbaran ko siya ng matagal para sure yung feedback, yung review ng mga pisang ikinabit natin. So nag-start tayo ng, ikinabit natin yun sa ano, sa 17,456 na odometer. So ngayon 18,005 na tayo. So 1 week ko rin siyang ginamit araw-araw para sure talaga yung review natin, na para honest review yung maibigay ko sa inyo. And then sa ngayon, all goods mga Choy, wala naman akong naramdamang kakaiba or nagbago sa panggilid natin. Kung ano yung performance niya nung ikinabit natin is ganun pa rin hanggang ngayon. Maganda yung pagkadali natin, pagkakabit. Ayun, napaka-dirty pa ni Garfield. So frob yan na ginamit natin ng matagal. So yun, review naman tayo mga Choy. Binalik ko sa stock yung clutch spring kasi yung nakakabit yung 1000 RPM clutch spring dito, mataas yung RPM. So kailangan natin pihitin ng medyo mataas bago siya tatakbo. So di ko gusto yung ganung setup kaya binalik ko yung stock na clutch spring. So ngayon all goods na mga Choy. Kunting pihit lang, bibira na siya kaagad. And then performance, which is napaka goods kasi napakalakas humatak mga Choy. Walang problema kapag overtake ka, talagang bibigyan ka niya ng magandang power. Kahit may angkas mga Choy, walang problema. Paahon, wala rin problema sa ahonan mga Choy kasi malakas talaga siya humatak. So kahit may angkas, walang problema sa ahonan tsaka sa overtaking kasi di ka mabibitin. And then top speed naman tayo mga Choy. So sa bigat kong to, 82 kilos, pang dalawang tao na yung timbang ko. So yung top speed ko lang dito is 105. So hanggang dito lang talaga, pinakasagad sa akin. Ako lang mag-isa. Pero nung itinis drive to ni Rashid, si Rashid is nasa 40 plus ata. 40 plus kilo lang siya ata. So kalahati lang siya sa akin, maliit siya. So tinisting niya to mga Choy. Pero nakakabit pa yung clutch spring nun. So ang sagad niya is 120.
So sumagad daw dito 120. Pero nung nakuna na ang video is 115 lang. Mahirap kasi kuna na ang video kasi cellphone lang yung gamit. Pali yung tennis drive niya na naka-video is isang kamay lang yung gamit niya. Ayan, ito panoorin nyo. So ayun, nakita nyo naman na hanggang 115 ang top speed ni Garfield. And then pangalawang test drive niya, hindi na siya gumamit ng, I mean hindi na niya binidyo. So wala na siyang hawak na cellphone. Bali nakapagmaniho na siya ng maayos, dalawang kamay na yung gamit niya. So sabi niya is sumagad daw dito, 120. So sa gas consumption naman ni Garfield, so hindi na siya katulad ng stock mga choy na napakatipid talaga. So ngayon medyo malakas na siya ng konti lang naman. Kunting-kunti lang naman yung pinagbago sa kanyang gas consumption. Pero hindi na siya ganun sa stock na ganun katipid, I mean. So ngayon mas malakas na siya ng konti. Pero yung power is talagang malakas din. Hindi ka rin mabibitin. Wala namang malakas na motor na matipid sa gas, di ba? So ayun mga choy, all good. Sobrang laki ng pinagbago lalo na sa hatakan. Malakas talaga, talagang may power. So napaka good. So ayun, maraming salamat ulit kay Boss Simontan sa Bolt 1. Maraming salamat boss sa pinadala mong pisa, napaka goods. So abangan nyo ang next content natin dito kay Garfield mga choy. Patuloy lang tayo, syempre always yan. Then plano ko rin sana mag-upgrade ng power pipe mga choy. Ito, stock pipe lang kasi yung gamit natin. So baka may maidagdag pa na power kapag naka power pipe tayo. So comment down below kayo mga joy kung anong magandang power pipe para sa MIUI 125. Then soon din, ito, upuan, magpalit din tayo. Papalitan natin to kasi medyo pangit na. Ayan. So yun lang mga joy, hanggang dito lang yung video natin. Kita guys na lang sa next content. So yun, ride safe po siyong lahat, peace.